Hello guys! Good day! Especially sa mga mommies na nanonood sa atin ngayon dyan. If bago po kayo sa aking channel, ako po si Mommy Candy of the Newbie Mommy Vlog. So for today, gusto kong i-share sa inyo, nakita nyo naman sa title, no? It's today's vlog is my newborn baby haul. I-share ko lang sa inyo guys kung ano yung mga napamili namin bilang paparating na ang aming second baby, ang aming bunso. By the way, I'm currently 8 months. To be exact, I'm 34 weeks and 6 days na sa aking second baby boy. Ngayon, nagpa-prepare na kami ni hubby ng mga gamit para sa aming bunso. So, kung gusto nyo magkaroon ng idea kung ano yung mga dapat bilhin para sa inyong baby, bibigyan din ako ng konting tips kung paano makatipid, kung ano yung mga dapat at hindi dapat bilhin, or kung ano yung mga pwede namang bilhin pag andyan na si baby. Yun. So, if you wanna know some tips, just keep on watching. Napapanood nyo yung aking mga past vlogs. So, ngayon, medyo nag-ayos tayo kasi nakakatamaran din natin mga nanays. Lalo kapag meron tayong inaasikasong bata din sa bahay. Kasi syempre, kapag buntis ka, minsan nakakalimutan mo na mag-ayos ng sarili. Anyway, start na tayo sa ating newborn baby haul. Hindi to marami guys, as in konti lang siya. Kasi since pangalawang baby na namin, malaking bagay yung meron pang mga ibang gamit. Si yung aming panganay, si Vern, na pwedeng ipagamit namin sa aming bunso, sa aming baby boy. So ngayon, ang talagang binili lang namin is yung talagang newborn essentials, yung alam namin yung gagamit ni baby. And kasi ang baby, mabilis talaga lumaki ang baby. So, I suggest na hindi tayo bumili ng marami, especially yung mga newborn clothes, kasi mabilis nilang malalakihan yan. Nag-start kami ng aming baby shopping nung July. Nalaman ko na merong infant warehouse sale last July 12 to 14 sa Trinoma QC. So, sabi ko kay hubby, sayang yung discount kasi 20% up to 70% off. Friend! Yun o, muro. Sabi ah, punta yung isang shoes. Where's shoes? Ayun o, 100 lang. Ben. So ito yung infant na baby nipple and bottle cleaner. Ayan, dalawa yung kinuha ni hubby. This is regular price niya is 169.75, tapos nabili namin siya na 135 lang. So, ito. Tapos, itong bottle brush, 99.75 original price. Tapos, 80 pesos na lang namin nabili. Ito naman yung next. Itong baby powder anti-rash. Dati siyang 199.75. 160 na lang namin siya nabili. So, dalawa rin yung kinuha ni hubby. Para pang matagalan na yung gamit. This one naman is yung kanilang baby cologne. Ito rin yung gamit ni Vern. Ito rin actually yung mga gamit ni Vern nung bagong panganak ko pa lang sa kanya. Ito uli yung binibili namin. This one naman is yung infant baby cologne. Dati siyang 129.75, tapos 100 pesos na lang siya dun sa warehouse sale. Tapos itong baby nail care set. Ayan. Meron na siya nung panggupi, nail clipper. Tama ba? Ayan siya. Dati siyang
129.75, naging 104 na lang siya. Tapos ito, as in, guys, sobrang dami. Kung nakita nyo dun sa clip, sobrang dami talaga ng mga items nila. Ayun, ang sarap mamili. Mas marami kang mabibili kasi sobrang mura na nung iba, as in. Kasi parang yun yung mga na-stock sa warehouse nila. So, yun, nilabas nila lahat and then nag-sale sila. So, ayun yung isang tip ko din para makamura. Hanggat maaari kung merong mga sale na mga baby items, dun kayo bumili kasi mas marami kayong pwedeng mabili sa murang halaga. So, this one naman, pag nakita nyo yung ano, yung stalls nila ng mga shoes, sobrang dami. As in, ito hindi ko lang kung magkano yung original price, pero 100 pesos na lang nila binigay. Yun lang guys, sa pagdating sa warehouse sale, expect nyo na yung iba, ibang mga items, meron mga damage. Tulad nito, tagal kong pumili sa may shoe section nila. Kasi nga yung iba, nababakbak na. Pero ito ngayon ko lang nakita, may konti na siyang bakbak. Bala ko kasi sana para makatipid. Ito na sana yung pang binyag ni baby. Tignan natin kung aabot pa siya ng binyag. Pero hindi naman halata. Kaso ayun, kung medyo hindi siya ma-focus eh. Pero may konti na siyang bakbak. Pero cute-cute yung style. So ito 100 pesos. Ito naman guys, yung baby wipes nila. With vitamin E. With vitamin E and aloe vera. So, sa isang plastic na ganito, meron siyang 6 packs of baby wipes. Meron siyang 80 wipes per pack. So, ito sobrang, ano na rin to. Nakamura ka na din dito, guys. Bali, dati siyang 538 pesos, naging 400 pesos for 6 packs ng baby wipes. Actually, ang preferred ko talaga na baby wipes is yung walang amoy. Yung walang scent talaga. Hindi ako masyadong mabili ng may scent. Pero this one naman ay lightly fragranced naman siya. So, okay na din. Pero ang brand ko talaga na ginagamit pagdating sa wipes, pwedeng Johnson's na color blue. Kasi yun yung walang mga amoy or nursey na color yellow. Meron pang isa eh. Kalimutan ko na yung isa. Tatlong ano yun eh. Basta mga walang fragrance para, alam mo ko, feeling ko lang mas safe siya gamitin. Lalo sa skin ng newborn. Next is ito, mga cute na mga socks. Ayan, si Javi ang pumili nito. Yung 149.75 ito. Pero 120 na lang siya. And then this one naman, 169.75, tapos 136 pesos na lang siya. And the next is baby bag. Nalabhan ko na rin to guys. Ano kami, pumunta din July 13, so second day na. Marami na rin napagting. Kailangan talaga i-check mo pati yung loob kasi pwede nga may damage. Marami doon ang mga baby bags na may damage na ito, wala. Wala naman. May konti lang na mancha. Siguro ng pagkakastock. Pero nilabhan ko na wala. Nawala naman siya. So, okay na rin. Ang bango guys. Yan. Una ko itong labhan. Kasi alam ko habang papalapit, mas marami pa akong lalabhan ng mga gamit ni babies. Actually, after nitong baby haul video na to, sisimulan ko ng labhan din yung mga damit ni baby. So, yun. So, ito, nakuha namin ng 300 pesos. Hindi ko lang alam yung original price. Pero mura na siya kasi mahal ang mga baby bags. Talaga, lalo na sa department store, tumingin kami, sobrang mahal. Ito, nakita ko to. Sabi ko, ito yung magiging first toy ni baby Vernie ko ng aking bunso. Dati siyang 549.75, naging 200 na lang. Ang cute niya. Diba? The next, ito na yata yung huli naming item na nabili sa infant sale. Itong, yun lang pin. Ayan. Bale, ano siya? Regular price niya is $449.75. 300 na lang nung nabili namin siya. Medyo makapal, maganda yung tela. Ayan. Ang ganda. So, 6 na piraso for 300. Okay na siya.
So, next naman, punta kami sa department store. Sa Market Market department store and also sa Vista Mall Taguig. Dito kami sa Market Market. 10 off. Ayan, mga whites. Ayan, yung maliliit yung mga payat. Ito guys, itong mga onesies niya, medyo nilakihan ko na para mas matagal yung gamit. And also, marami pang natira si Vern na mga onesies. Kaya ngayon, ang mga binili lang namin sa mga damit, mga hanggang ano lang siya. Mga 3 pieces. Yun, 3 pieces. And bukod pa doon, sa mga luma ni Vern, meron ding binigay yung aking mother-in-law. Thank you po. Doon sa mga lumang damit din ng ibang mga apo niya. Yun. So, ang dami ng damit ni Baby Bernie ko talaga. Ni Bunso. Yun. So, bibili na lang siguro kami paglabas na ni Baby ko. Ano pa yung kulang? Tsaka namin malalaman. So, ito. Ang ganda ng color. It's light blue. 2 pieces lang yung binili namin. Ano siya? $399.75. Isang stripes and isang plain na blue. And unahin natin yung mga damit. Ito, isang piraso lang din yung binili ko. Meron din ako isang piraso na binili kay Bernito. Nakuha ko na, naka-ready na rin, nalabhan ko na din yun. Kasi yung mga ganito, hindi naman ito madalas magagamit ng baby. Pero naisip ko na bilhan pa rin kasi halos last quarter na ng year ko ipapanganak si baby. Yung weather natin is malamig na kasi pa December na. Kaya bumili pa rin ako ng ganito. Ayan, para kung halimbawa lalabas kami, pwede ito pang lamig. Ayan. So, this one naman, $399.75. Medyo namamalahalan ako dito. Pero, pag talaga guys, sa department store ko yung bumili, mahal. So, since isang piraso lang naman, so okay na din. The next is yung Sando. Ito, medyo mura-mura na to. ₱199 for 3 pieces. Size small. Tingin ko naman matagal-tagal pa magagamit ni Baby. Ang brand nito, Baby Things naman yung brand. Ito naman, Bebe by So-N. $194.75 for 3 pieces shorts. Ayan, 3 to 6 months na size siya. Itong mga to naman, mga Bebeta brand. Ito yung mga brands din na ginamit ni Vernoon. Kasi mura tsaka maganda rin naman yung quality. Ayan, unahin natin itong sleeveless na, ano bang tawag dito guys? Marami pang ganito si Vern, kaya ayan, okay lang, 3 pieces lang din yung binili namin kasi nalabhan ko na yung mga ano, naka-ready na actually sa cabinet. Pero ito, small size, yung sleeveless na type, ayan, and then may tali siya dito. This one naman is $194.75 for 3 pieces. Small size siya. Lalabas ko na guys kasi after nito talagang lalabhan ko na siya. Super excited na kung i-ready na to sa cabinet ni baby. This one naman is yung half sleeve. Small size din and 3 pieces. $204.75 naman siya. Ayan, same lang din may tali. This one naman is yung long sleeves. Ito, hindi masyado magagamit to ni baby kasi init yung ganito. Pwede to pang tulog niya dito sa kwarto. This is $224.75. Ayan, maganda yung tela. Ito naman yung Lipton na brand. Si hubby yung kumuha nito eh. Mittens. Balitig 3 pairs siya per pack. $109.75 per pack. So, yun, dalawa yung binili namin. I suggest, bili kayo ng medyo madami-dami nito kasi ito yung madalas palitan. Like, sa isang araw, halimbawa, nadumihan, tapos lagi nilang nilalagay kasi yung kamay nila sa bibig, nalalawayan, or nalalagay ng gatas. Syempre, kailangan palitan mo yun.
huwag mo hayaang mag-stay na ganun. Pwede kasi yun mag-cause na, halimbawa, langgamin yung mittens ni baby habang suot. So, kailangan talaga. Ito yung sa isang araw, dalawa o tatlo yung mapapalitan mo nito. Ito, okay lang damihan nyo yung bilhin nito kasi sobrang gamit ito ni baby pag labas niya. And then, bumili lang ako ng blanket or yung receiving blanket ni baby. Yung brand niya is Baby Armstrong. This is $249.75. Ayan. Maraming ganito si Vern. Kaya isa na lang din yung binili namin ngayon. Sobrang malaking tipid. And malaking tipid din pala guys kapag same, pareho ng gender yung baby mo. Yun. So parang hindi kami namili ng lahat bago. Pero yun, I suggest kung gusto nyo mas makatipid, kung may plan pa kayong mag-baby next time, pwede tayong bumili mga neutral colors na lang or mga unisex like white, gray, ganyan, yellow, pwede sa boy, pwede sa girl, para mas tipid. Ito naman, Bebeta rin pala. Ito pala, same brand din, Bebeta. This is ₱89.75, 3 pieces binder. Yung para sa, anong tawag doon, Diyos ko, mommy brain, sorry. Ang dami ko nakakalimutan na terms. As in, sorry guys. Pero ito yung bikis. Yun. Naalala ko din, bikis. Yan, tatlong piraso. Ayan. Maganda rin naman yung tela. Ayan. Itong bonnet. 3 pieces also for $109.75. Mura-mura na siya guys. Maganda siya. Sinababanat. And then ito, ano to? Blanket din siya, pero yung tela niya kasi is pwede pang towel. Bumili lang din kami kahit one piece para panligo ni baby. Material niya is pang towel. Sabi rin ng sales lady doon, ito man pang towel po ito, panligo ni baby. So, Baby Armstrong din. This is $299.75. Color white. Ayan. Pwede yung panligo ni baby. Ito yung tela niya. Parang pang towel. Ayan. And then, ito, si Vern yung bumili. Si Vern yung pumili nito. Sabi niya, gusto daw niya to for baby Vernico. So, ayan. Ang cute siya. Lipton Baby brand. Meron siyang bonnet. Meron din. Sige, buksan na natin. Ito talalabahan ko na rin naman. So, super cute nito. Partner. Bonnet. Ayan. Cute! Super excited na akong masuot to ni baby. Yan. Bonnet. Nakalagay, hug me. Tapos, meron siyang... Ito yung hanap ko guys, actually, na mittens. Yung garterize. Kasi hirap pag tinatali. Although yung ganito is medyo mabilis din matanggal. Pero wala. Mas convenient lang siya isuot. Ayan. Meron siyang mittens and meron siyang booties. Cute. By the way, this is $189.75. Isang set. Ayan. So, this one naman is swaddle cloth. Bebeta yung brand. 100% cotton swaddle blanket. Ayan. Marami itong pwedeng paggamitan. Malaki siya actually. Ito yun na lang yung design na pang boy yung nakita ko. This is 110 cm by 110 cm. And actually, magkano to sa ano? Diba, ito yung sa department store guys, diba? Medyo mahal to. $399.75. Ito gusto ko talagang mag-invest ito kasi pwede siyang sa pini baby, pwede siyang pang cover sa kanya, pang cover sa cart kung halimbawa medyo mainit. Maraming gamit to eh. Marami ako nakikita ng ganito ngayon. And ito yung muslin type of cloth na malamig din sa balat. Yun lang, medyo nanghinayang ako mga mommies kasi... Habang nag-check ako sa Shopee, sa online, ang daming ganito na mas mura. Bale, ang bili nga namin dito sa department store is $400.
pesos. Pero guys, meron siya sa Shopee. Kasi gantong-ganto yung design niya. Same size. Pero doon, 190 pesos lang or 180. So, sobrang nakakapanghinayang. Buti na lang, isa lang yung binili namin. Update ko kayo guys kung, kasi plan ko bumili pa ng dalawang ganto. Update ko kayo kung same material ba talaga. Sobrang nahinayang talaga ako kasi sobrang pareho eh. Pareho ng design, pareho ng type of cloth, muslin cloth din yung nasa Shopee. Yung presyo nito, pwede na akong makabili ng dalawang piraso. So, yun, another tip. Kung gusto niyo mas makamura, check niyo muna online. May mas maraming mas mura dun, guys. Tapos, same quality lang ng nasa department store. So, yun yung isa kong natutunan. So, isa pa rin to, guys. Kasi, bili namin ito sa department store for 449 pesos. Pero, nung nag-check ako sa... Nakita ko lang din siya sa Shopee. Meron ito nasa 200 pesos lang. Parang ganun. Wala pang 200, meron yung ganito. Parang 150. Feeling ko same. Same na same lang talaga siya. So, yun. Kaso kasi nung nakita ko ito nung nasa department store. Kasi nauna ko namin itong binili. Kasi diba, medyo may outbreak na yun ng dengue. So, nung nakita ko ito, sabi ko kay hubby, bili na namin. Kasi para, halimbawa, matutulog lang muna si baby sa kama or sa sofa, meron siyang kulambo. Sobrang kailangan to sa ngayon para protection sa lamok. Kasi hindi mo pa naman pwedeng malagyan si baby ng off lotion o kung ano-ano sa balat. Hindi pa safe yun para sa kanila. So, sabi ko, super kailangan namin to. Although, itong yung crib namin, meron din siyang kulambo. Pero, syempre, hindi naman all the time nasa crib siya. Pwedeng nasa sala or nasa kama. So, ito, sobrang useful nito, guys, ngayon. Kita ko lang sa inyo, guys. Ang brand nito is Child Care. So, ayan, ganyan lang siya. Ayan. Tapos, may unan. Ipo-close mo lang siya ng ganyan. Four colors lang yata siya, pink, yellow, and green, and blue. So, ito na, yung blue na yung aking pinili. So, ayan. So, next naman is itong bib and washcloth. Yun, sobrang daming naiwan na ganito ni Vern. So, tatlong piraso lang muna yung binili namin. Check na lang namin kung bib, kailangan pa namin bumili. This one naman, 119.75, 3 pieces. Ayan yung colors niya. May gray, may blue, and may green. Ito yung bib. Ito naman yung washcloth. This one naman, 119.75, 3 pieces siya. Meteor Infants Wear. Yan, same brand. And then ito naman yung mga toiletries ni baby. Ito. Yan, sobrang kailangan natin to. Yung cotton balls. Bumili kami ng dalawa. Hindi ko na alam guys yung mga presyo nito. Wala na rin yung ano eh. Pero, ayan, magkano lang din naman to. Cotton buds, 600 tips. This is 99 pesos lang. Ito, yung changing pad, 199.75. Yung maliit lang na size. Ayan, malaking ano rin to. Pag papalitan mo ng diaper si baby. Ito, yung nasal aspirator, BPA free. This is 69.75 pesos. Yung kapag may sipon si baby. Alcohol, alcanforado, baby oil, and manzanilla. Aceite de manzanilla. Ayan. Mga baby essentials talaga to na kailangan ng newborn. Tapos, ito yung baby bath. Ito yung pinakamura na pang baby bath. Talaga, pang new, na for newborns. So, ito rin yung gamit ni Vern noon. So, hindi ko lang alam yung presyo, nakalimutan ko. Ito naman yung breast milk storage bags from Sun Mom Baby na brand. So, 20 bags siya. Kasi nga, di ba, iniim ko na mag-breastfeed ako ngayon. Exclusive breastfeeding for my baby. So, nag-ready na ako ng ganito. In case malakas yung aking gatas, pwede akong mag-store sa aming freezer. Hindi ko lang matandaan yung price, pero I think parang nasa ano to, 299 or 199, hindi ko na matandaan. So, hopefully magamit ko itong mga mommies.
So, ayun. By the way, kung meron kayong mga tips kung paano mapalakas yung breast milk as early as now, kasi ngayon, 34 weeks, nagtitake na ako ng malunggay. Capsules 3 times a day, sabi rin ng aking OB, para mag-start na mag-build up yung aking breast milk. If you have any other tips pa, yun, comment down below na lang, guys. Share nyo yung inyong tips, yun, kung paano mapalakas yung ating breast milk. So, ito ever since yung panlaban namin sa Dalicky Baby. Di na kami kumuha ng mga detergent, liquid detergent, kasi mas mahal yun. So, ito safe talaga to para sa damit ng bata. Yan, Perla. Laundry soap bar. Ayan o, gently whitens white, softens and protects, helps clothes last longer. With coconut oil. Ang ganda nga ng packaging niya, oh. Kasi dati parang ano lang ito, parang isang buong... Kasi dati parang hindi ganito yung packaging. Pero yan, ang ganda. So, ito. Kung gusto niyo makatipid, guys, ito na lang ang gamitin niyo. Well, as much as possible, huwag naman tayo gumamit ng yung mga powder detergent. Kasi hindi siya safe sa, ano eh, sa skin ng babies, lalo na ng mga newborns. So, kung wala rin namang budget, ito na lang din yung mas safe gamitin para sa mga damit ng baby. And then, last na nabili namin sa department store, itong Aventus na 2 pieces. Ang hanap ko talaga, guys, yung white this time. Kasi ganito rin yung gamit ni Vern noon. White sana ngayon kasi nga, diba, para pag nalagyan ng breast milk, alam ko yung color ng breast milk ko. Kasi, di ba, meron niyang minsan nagiging yellow para makita sana. Kaso, nung bumili kami, walang color white. So, ayun, yung color blue na lang din. Well, makikita ko rin naman yung color ng breast milk ko if ever. Kasi, lalagay ko muna siya dito sa, ano eh, sa storage bags. Bago ko i-transfer dito, pag natoko na yung frozen na breast milk ko, bago ko naman siya ilagay dito, makikita ko naman din yung color. So, okay na rin naman. So, this is 1,049.75 for 2 pieces na ilang ounce to? 4 ounce na bottle. Ito lang muna yung bilihin namin kasi nga, if ever direct latch naman sa akin si baby and only latch naman siya sa akin. So, mukhang di na namin kakailangan ng marami-raming bote. Unlike before. So, tapos na tayo sa ating mga napamili from Enfant Warehouse Sale and Department Stores. So, last naman is yung from Shopee. Malapit na tayong matapos, guys. Konti lang actually yung binili namin sa Shopee. Yung mga kulang na lang talaga yung mga aming pinurchase. So, inahin ko na itong comforter set. Binili ko lang dito, guys, sa plastic. Pero ito yung isa sa mga nagustuhan ko na nabili ko sa online, which is yung crib comforter set. Ito. This is, ayan. Bale, ano siya? Safari theme. Safari design. Gusto ko yung color. Bale yung set, meron siyang isang comforter, head pillow. Maganda yung pillow niya kasi yun yung meron lang sa gitna. May butas sa gitna. And then, dalawang bolsters. Lalabahan ko pa lang din to, guys. Pero, ayun, na-check ko na. Ang ganda. Sobrang malambot siya. And, so far, wala siya yung humulmol. Diba? Yung iba kasi, makikita nyo, nakalabas yung parang cotton or fiber. Ganyan. For this items naman, wala. So, maganda yung quality niya. Makapal-kapal yung kanyang comforter. Actually, pwede na kami. Ang plan ko talaga is gamitin yung old mattress ni Vern. Tapos ipapatong ko tong comforter. Pero since tinry namin ipadong dito sa may crib, malambot na siya, guys. So, okay na siya. Pwede na siyang higaan. Diretso higaan ni baby. Kasi malambot itong... meron din konting pad na itong crib. Mamaya papakita ko din sa inyo. And then, pag pinatungan pa ito, mas malambot. So, okay na rin siya, guys. Tsaka para mas presko kapag nakahiga si baby. Super marirecommend ko siya, guys. Bali, isi-share ko, guys, sa may description box kung
saang shop ko siya nabili para pwede niya ring ma-check. Next naman na nabili natin online sa Shopee is itong electric breast pump. So, yun nga. Since talagang ini-aim ko talaga na i-breastfeed si baby, bumili na ako ng ganito. And super mura lang nito, guys. Nasa 600 lang. Compared sa mga talagang original and nabibili sa mga department stores na nasa 5K pataas, 5, merong 15K. So, super mahal. So, this one, chineck ko naman yung mga reviews sa kanya. Nagagamit naman siya so far. Sobrang effective naman siya. Yun lang, syempre guys, pag ganito kamura, expect natin na hindi masyadong tumatagal. Pero, siguro kung iingatan lang din naman siguro, baka tumagal-tagal naman. Pero, hopefully, yun, makatulong to para ma-stimulate yung aking breasts, para mag-produce pa siya ng more breast milk. So, ayan. Siguro mag-ano na lang ako. Baka maggawa na lang ako ng separate vlog about this. Pero, kung paano gamitin, ganyan. Pero, pakita ko na lang yung mga parts sa loob. Bali, pag pinurchase mo pala to, ano ba to? Real Bobby, yung brand. Pag pinurchase mo, meron kang free 10 pieces na breast milk storage bags. Meron siyang dalawang, hindi ko pa alam yung parts, guys. Ito, meron siyang dalawang ganyan. Ayan. Pwede ka kasing mag-pump ng both sides ng breasts mo. Pwede sabay. Ito yung pinaka, ayan, lagyan ko na lang ng mga stickers, kasi may kasamang stickers yung ano. Ito yung pinaka, pang-pump, ayan, and then yung cord, ayan. Pwede nyo rin dito i-connect guys sa power bank, yun, so nag-work din siya. It's either nakasaksak siya or nakakonect sa power bank. Itong nursing cover, o diba, sobrang nali na akong mga mommies. Itong nursing cover is 129 pesos. So, maganda siya kasi, ayan, meron siyang bag na maliit na kasama. And then, ganito siya. Meron siyang bone na nakakabit dito sa taas. Pakita ko lang sa inyo guys kung paano. Ganyan siya. And then, meron siyang tali dito na dito siya ilulusot. And then, ang purpose nitong bone dito na napakurve is para makita pa rin si baby habang nag-nurse ka. So, yan. Ang ganda niya, guys. Ano ba yan? Ganyan siya. Malaki siya. Ayan. So, pwede rin ma-adjust to. Ayan, guys. So, nakabilog siya. Hindi siya naka-flat. So, at least, kita mo pa rin si baby, di ba? Ayan. Isa lang yung binili ko. Kasi gagamitin lang naman to kapag lalabas ka pag-aalis. Pag dito sa bahay, okay lang naman na kahit walang takip or kahit yung towel lang siguro. Ganyan. So, this is 129 pesos sa Shopee. Share ko na lang sa description box kung saang shop ko siya nabili. And then ito, so may kwento to guys. Kasi ang in-order ko talaga is mittens. 7 pieces to. Pero ang dumating sa akin ay bib. Yung mittens na in-order ko online is 15 pesos each lang. Per pair. 15 pesos per pair. So, nag-order ako ng 7 pieces kasi diba nga sabi ko sa inyo kanina, yun yung madalas palit-palitan magamit ni baby. Tapos, gusto ko yun. Yung mittens na yun kasi regarterized din siya. Pero, ang pinadala sa akin ni seller, so, yun lang guys, medyo ang downside. Pagdating sa ibang sellers talagang hindi tama yung nade-deliver sa'yo. Eh, wala na akong time para magpapalit. And, chineck ko naman itong bibs. So, yun, imbis na mittens, bibs yung pinadala nila. 7 pieces naman and assorted design naman for boys. And, chineck ko naman, okay naman siya. And, naisip ko din kasi, mas matagal to magagamit ni... Okay na lang din kasi mas matagal to magagamit ni baby. So, ayan. So, pwede rin naman siyang pamunas. Bukod sa baby, ang pamunas, ganyan. So, sabi ko, sige, hindi ko na lang din palitan. This one naman is mas mura, 12 pesos. So, nalugi ako ng mga 21 pesos, ganyan. Kasi, yung mittens, 15 pesos, ito is, ano lang eh, 12 pesos eh. So, sige, okay na din. And, ako naman yung nalugi. Hindi naman si seller, so hindi rin naman nakaka-guilty. Itong storage box
Ayan. Actually, ganito siya. Pwede siyang ma-flat. Ganyan siya nang dumating, then naka-plastic. And then, angat mo lang siya. Kailangan ko to guys, para sa mga toiletries ni baby. Para sa mga items, mga stuff pa niya na iba. Kasi wala na kami extra cabinet. So, ito yung naisip ko. I bought 4 pieces na ganito. Ayan, kung nakikita nyo. Sakto siya dun sa binili kong rack. Maliit lang din siya, pero super perfect yung size niya. So, ito. Pwede ko siyang lagyan ng yan, dito ko lalagay yung mga powder niya, yung mga alcohol, ganyan. Kasi, yun, sobrang kulang kami ng cabinets dito sa bahay. So, kaya naisip ko, bakit di kami bumili ng maliit lang na rack, tapos mga ganito. Para ma-hold din niya ng maayos yung stuff sa loob. By the way, this is 55 pesos each. Yung size niya is just, sakto lang. Ayan, isang palad. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin mo siya ganun kaliit. And matigas yung cloth niya, so maganda ipang store sa mga gamit. So yun. I also suggest kung gusto niyo na medyo cute tingnan, ganyan, ayan. Okay siya guys. So this is 55 each. And then lastly is yung itong, ano ba tawag dito? Trolley? Trolley ba to yan? Meron siyang gulong. Kaka-assemble ko lang ito guys this morning. This morning lang siya na-deliver. Pero yun nga, di ba, sobrang sakto yung ano, yung size nitong mga storage box dito. Tapos, dito siguro sa baba yung mga diapers ni baby. So, ayan, super, kailangan ko to, ipiplace ko siya sa tabi ng crib para accessible yung mga gamit ni baby. And also, pag halimbawa, natusan ko si Vern na kunin yung ganito, pwede lang niya itulak to papunta sa, from dito sa kwarto papunta sa sala. So, very convenient siya. Sturdy naman siya, guys. Wala siyang damage nung dineliver sa akin. So, super marirecommend ko din to. This one pala is 240 lang. 240 lang. Sobrang mura. Yung iba kasi sobrang mahal. Nasa 3K na. Meron ako kaming gusto ni Mon. Pero sabi namin, sige, pag may sariling bahay na lang. So sabi ko, naghanap ako ng alternative na mabibili namin agad sa murang halaga. Bale, last item pala na binili namin sa department store is itong crib. Ayan. Nabili namin to, discounted siya. Original price niya is 4,100. Tapos nabili na lang namin siya ng 2,900. So, yon. This is Baby First brand. Ayan. Try ko ipakita guys. No? Ayan. Maliit lang yung size niya. For us, talagang kinuha namin ngayon yung maliit na lang. Unlike before dun sa panganay namin. Ngayon, maliit na lang para sakto lang yung size din niya sa loob ng kwarto. Hindi rin kasi kalaki niya yung aming bedroom. So, ito sobrang sakto lang talaga yung size niya. Ito lang din yung typical na crib na, ayan, pwede siyang, since newborn, mataas yung higaan ni baby. And then, kapag medyo lumaki na si baby, pwede siyang ibaba. Ang maganda lang dito, guys, pwede siyang co-sleeper. Pwede siyang itabi sa kama kasi naibababa itong portion na to. Pakita ko sa inyo, guys. Say hello to my tummy! So, ito, hinilain lang to. Ayan, pwede siya ibaba. So, ayan, diba? Pwede siyang itabi sa kama. Tapos, siguro tatalian na lang para hindi umiwalay sa kama namin. Pero, ayan, diba? Ito yung hanap namin talaga, actually. So, sobrang okay na to sa amin. And, nakuha na namin siya ng mura. So, not bad for 2,900. Yun, kasi nga, naka-discount din siya. So, ayan. By the way, saktong-sakto talaga yung mattress. Yung comforter sa size din ng crib. So, ayan. So, ayan. So, that's all for now mga mommies. I hope na nag-enjoy kayo sa ating vlog for today about newborn baby haul. Kung meron kayong mga questions and suggestions, just comment down below. I hope natulungan ko kayo or nabigyan ko kayo na ideas kung ano yung mga dapat pilhin for our newborn.
And kung ano yung mga pwede namang bilhin paglabas na ni Bibi. And again, this is Mommy Candy. Thank you for watching and I'll see you again. Bye-bye!